Hi everyone, Paul Tan here from Team Tech Squad and from PinoyUnboxing.com. And today, I'm gonna help you guys with regards ba sa scenario na kung minsan ay kinaharap nating lahat. Alam ko maraming ibang mga method na pwedeng gawin ito, pero this is yung isa sa pinaka-useful na na-discover ko na method, guys. Although, this will be a little bit complicated, pero I'm assure you, it will gonna be helpful para sa inyo, lalo na if you want to refresh by reinstalling your Windows, but at the same time, keeping all your default folders like pictures, my downloads, my videos, etc. all in one place. Okay, so right now guys, nandito tayo sa my desktop. We're using Windows 8.1, pero yung trick na to, gumagana to sa Windows 7 and Windows 8 kasi ginawa ko to, trabaho ko. Ginagawa ko sila dito eh. So my problem is guys, pag nagre-reinstall tayo ng Windows, here's one of the biggest problem. Lahat itong mga to, yan, desktop, documents, downloads, videos, pictures, music, nabubura lahat yan. All at the same time, guys, nabubura din lahat ng settings ko sa Adobe Photoshop, Illustrator, application such as Chrome, Google Chrome. Lahat yun, nabubura lahat ng settings ko dun. And I hate na lagi ko na lang nire-restore sila dun sa way na gustong-gusto ko. At kung minsan, hindi ko na natatandaan. Tapos, yung password ko minsan sa Chrome, sa isang website, nawawala lahat yun, guys. Yung mga binookmark ko, lahat yun nawawala. At ito, makikita nyo, guys, dito sa gilid, yung favorites ko dyan, yung mga links ko sa mga folders ko, shortcuts, lahat yun nawawala. So, paano nga ba yung way para hindi mawala yan kapag nagre-reformat tayo ng Windows? At the same time, kapag ka nag-reformat tayo ng Windows, after natin mag-reformat, paano natin ibabalik sa dati yung ating Adobe Photoshop, yung ganun, lahat ng settings nun? Paano natin ma-maintain lahat yon? Okay, so I'm gonna teach you today kung paano nga gawin yon. Dito sa Drive C, nasa File Explorer tayo ngayon, punta kayo sa Drive C, guys. Then click Users. Ang pangalan nga pala ng dummy account na ginawa ko is Winslow. So don't mind yung mga ibang account na nandyan. So, punta tayo kay Winslow. Kasi sa inyo, hindi Winslow ang pangalan. So, depende kung anong pangalan ng account nyo. Yung nilagay nyo sa Windows, yun yung pupuntahan nyo, guys. Hindi Winslow. So, in this case, Winslow ang pangalan. Okay? So, ngayon, nandito ngayon tayo sa lahat, sa folder, na kung saan lahat ng data ng Winslow is nandyan. Lahat yan. At lahat yan, guys, nabubura kapag nagre-reformat ka ng Drive C dahil nire-reformat mo yung Windows mo. So, ayaw nga natin mangyari yun. So, kailangan natin itong ilipat. Paano natin ito lilipat? At by default, kapag naglipat tayo, ang gagawin ni Windows is, halimbawa, hindi ba pagka nag-open kayo ng Microsoft Office, nag-save kayo ng Microsoft data o file, na Word file, by default, saan kayo napupuntang folder? Diba, sa My Documents? Ganun naman, di ba? Ngayon, unless lang gusto mo ilagay sa ibang folder, gagawin mo, ibabrowse mo pa, unti-unti mo pa, kung saan mo isi-save, para lagi na, lalo na kung madami kang ginagawang ganun. Tapos, halimbawa, nag-download ka sa Google Chrome o sa Internet Explorer. Ang ginagawa mo, bago mo i-save, ililipat mo na lang folder kung saan mong drive gusto i-save, di ba? Medyo, paano kung hindi yun ang gusto mo? By default, dun automatic sa download na siya babagsak sa destination na gusto mo. Dun sa drive mo na save para hindi mo na kumbaga di na hassle. Yung My Photos mo, pag nag-import ka ng pictures galing sa digital camera mo, by default, pupunta yan sa My Pictures mo. Ngayon, katulad sa case ko, ilang gigabyte na yung pictures ko sa photographer ako at madalas ako nag-i-edit ng pictures. Marami na akong data. Ang hassle naman, kung every time mag-reformat ako, katulad ng ginagawa ko noon, sinisave ko, ay kinakopy ko yung mga pictures na yun sa ibang hard drive. Then, after ko mag-reinstall, ibabalik ko ulit. At which nag-take siya ng sobrang tagal, mga one day. One day ako nagka-copy. And alam ko, may sinasabihin kayo na, save mo sa ibang hard drive. Eh, kaso nga lang, ayoko nga na pag in-open ko sa kinlik ko tong pictures na to, gusto ko lumalabas dyan. Hindi yung parang kailangan ko pang ihanapin sa ibang ano, sa ibang hard drive. So, in short, gusto natin by default si Windows naiintindihan din kung saan natin gusto i-save yung mga personal data natin. So, ngayon, nakikita nyo ngayon yan at dililipat natin ngayon yan. So, umpisa natin, for example, kay downloads. By default, kay downloads, katulad na sinabi ko sa inyo, si Google Chrome, si Internet Explorer, dyan niya binabagsak lahat ng dinadownload nyo.
unless lang manually isi-save nyo sa ibang drive. So ngayon, gusto natin by default dyan na siya magsi-save. So paano? Right-click nyo yung downloads, click properties, then click location. Location tab, makikita nyo dyan. Katapos, nakikita nyo dyan, location tab, makikita nyo ngayon yung kung anong drive siya ngayon nakasave. Drive C, user, Winslow, downloads. So ngayon. So ngayon, gusto natin ilipat yan. Ilipat natin sa ibang drive. So ngayon, ang gagawin ko lang, dito ko gusto ilipat sa 2TB E. At dyan sa 2TB E na yan, guys, nandyan na yung previous data ko. Bago ko mag-reinstall ng Windows, sinave ko na dyan lahat. Nilipat ko na dito sa drive na to. Kaya makita nyo, may user, Winslow, tas nandyan na lahat. Kaso, by default, pag ni-right-click ko yan, halimbawa, downloads, right-click ko, wala yung location. By default, ibig sabihin, hindi yan yung sisaveban ni Windows ng downloads, lahat ng downloads. At same thing goes lahat na nandito. Hindi by default dyan niya ilalagay, kahit porket kinapi lang natin na manually. So, gusto natin by default maano ni Windows. So, babalik tayo, guys, sa drive C, user, users, Winslow, and the downloads, right click downloads. Ayan nga. Ayan. Nasa location tab ngayon tayo. Okay. So ngayon ang change lang natin is drive. So since 2TB is drive E, let's change it to E. E, then click apply. Tatanungin kanya kung gusto mo bang i-move talaga. At mas maganda kung i-move mo lahat ng data. So usually I click yes. Click mo yes. Then, nakita nyo na wala na yung download folder dito. Napunta na kasi yan doon sa doon sa drive. Isa pa tayong open na isa pang window. Kung pupunta tayo sa 2TB, drive E, users, Winslow. Pag click natin yung downloads ngayon dito, right click, properties, location, yun na, default na siya. Kaya ngayon, ibig sabihin, kapag nag-download ka na kay Chrome, kay Windows Explorer ng file, automatic dyan na ang bagsak. Ganun kasimple. So ngayon, ganun din ang gagawin natin sa the rest of the folders here. Yan. So, umpisa natin kay contacts, properties, location, change drive to E. So, desired yung hard drive, click apply, click yes, okay. Okay, desktop, properties, location, change the drive C to E. Kung, depende sa drive na gusto nyo, guys, ha. Sa akin, sa case ko, E, apply, yes, and okay. So, nag-iba na yung dito, no? Nakita nyo, no? Bumabalik na siya sa dati kung paano yung Windows ko bago ako mag-reformat. So, ganun din dito, E, apply, yes, okay. Katapos, favorites, okay. Makikita nyo, guys, ha? Wala dito yung mga favorites link ko na nandyan before. So, click nyo properties, location, E, change natin, apply, yes, and there, links, links, properties, location, E, yan, apply, yes, and then okay. So, yan na, na guys, nakikita nyo, cool, bumabalik na siya sa dati, so, nandyan na yung, wala pa pala yung iba dyan, okay, so, hindi nyo pa nakikita. So, nakikita nyo guys, nandyan na yung mga sinave kong link before, nung mga, sa previous Windows ko. Tapos, so, click natin yung pictures, properties, location, E, apply, yes, okay. So, once I click yung Aventador J, mayroon na dyan na yung mga pictures ko na sinave ko noon. So, it working, nagwo-work na ulit yung aking link, no? Okay, music, same thing with the music, location, letter E, yes, yes, okay. Okay, mga nag-move, okay. Save games, kung may mga save kayo na games dyan, at ayaw nyo mabura yun, dyan din napupunta by default ni Windows, nilalagay niya yung mga save games nyo, okay. Tapos videos, yan, ratio, letter E, okay, yes, searches, mga sinesearch nyo, E, apply, okay. Pag sinabi niya replace, di okay lang, replace mo. Okay, so ngayon, right now, guys, wala nang natira, halos wala nang natira. Pati SkyDrive, lipat na natin. Okay. E. Yes. Okay. Hintay natin mag-respond. Okay. So, right now, guys,
working na ulit yung Windows ko, kung paano ko siya bago siya i-reformat. Kakita mo, no, yung desktop ko, nandyan na lahat, no, black, ano ko, videos ko, nandyan na, t-shirts, lahat ng mga ano ko, lahat ng mga personal data ko, bumalik na ulit sa dati, kung paano siya ganun siya dati. Ngayon, ang tanong, kaya pagka nag-save na ngayon sila, Microsoft Office, sila, ano, pag na-open ka ng Photos, by default, na na-access niya. Ngayon, ang tanong, Paul, paano yung settings ng Google Chrome? Yung Photoshop ko, yung mga settings ko doon, yung mga preset na ginawa ko doon, Actions, Lightroom, ganun din. Paano kung isi-save yun? Paano kung isi-save yung settings na yun? Para pag nag-reformat ako Windows, hindi na kumbaga, hindi mabubura lahat yun. So, here's another trick. Kung naalala nyo, guys, back tayo dun sa Drive C, sa Users, at sa Winslow, meron ditong parang hidden folder, app data ang tawag. Ngayon, para makita nyo yan, punta lang kayo sa View, tapos click nyo yung hidden items para i-show yan. Kasi, hidden items ka, di ba? O, so click nyo yan para i-show. Ngayon, ang gagawin nyo, once na right-click nyo yan, Properties, walang Location tab. So, hindi natin malilipat. Ang gawin nyo, punta kayo, double-click nyo app data, makikita nyo ngayon tatlong folder, local, local low, tsaka roaming. Nandito sa roaming, guys, ngayon, lahat ng data ninyo, importante na ano nyo, ang tawag dito, na settings nyo sa Adobe. Katulad nito, Adobe. O ngayon, empty yan kasi by default, parang back to zero tayo, nag-restart tayo, nag-refresh tayo ng Windows eh. Ngayon, para by default, ma-restore natin yung unang settings natin sa Photoshop noon, dapat sinave nyo na rin yan bago kayo nag-reformat ng Windows. Katulad sa case ko, nilipat ko na rin yan dito sa 2TB E, Users, Winslow, Updata, Roaming, nandyan na lahat yung ano ko settings ko. Kita nyo? Kaya settings ko sa Adobe Photoshop, kahit yung CS3 pa, CS hanggang sa CX6 na, nandito na lahat yung settings ko, guys. So, same thing goes with the Google Chrome. Ang gagawin nyo lang, guys, punta kayo sa Drive C, User, Winslow, Updata, sa Drive C, sa default folder, right-click nyo yung Roaming, Properties, then makikita nyo na yung Location tab, then change it to E, or decide na destination nyo. Basta i-target nyo kung saan nyo sinave, no? Okay, pag-click mo okay, once na i-right-click mo ulit dyan, wala na dyan yung location. So, ibig sabihin, hindi na by default dito mag-a-access sila Adobe Photoshop o Google Chrome ng settings. By default, pupunta na sila mag-i-check nila yung settings nyo dito sa 2TB. Users, Winslow, application data, roaming, dyan na sila mag-check. Ganun lang kasimple, guys. Kaya once na mag-open kayo ng Google Chrome ng inyong mga desired na ano, kahit nga uTorrent, guys, nasisave eh. Once na magawa nyo yung lahat yan, by default, back to working condition na ulit kayo. Hindi nyo na kailangan i-restart lahat or hassle na i-ano pa lahat ng settings nyo sa mga applications niyo. At the same time, by default, hindi nyo na kailangan baguhin si Chrome saan siya dapat mag-save ng downloads niyo. And every application, basically, na-save mo na. Ngayon, just to make sure, kung gusto mo talagang ma-restore lahat ng settings mo, punta ulit sa local Drive C, yung program data, pwede mo rin copy yan. Save mo doon sa ibang drive mo, then pag after mag-reinstall ng Windows, ibalik mo lang yan. So, babalik ulit siya sa dati, yung Windows mo. Just make sure lang na walang virus yung sinave nyo. Kasi once na restore nyo Windows, nag-reinstall kayo, tapos binalik nyo lahat yung data, kasama ang virus doon, parang bumalik din, hindi kayo nag-reinstall, di ba? Anyway, I hope na nag-enjoy kayo dito sa video natin. And I hope na somehow, kahit mahaba ito, na nakatulong kami ang Team Tech Squad at Pinoy Unboxing sa inyo. I'm your host, Otan. If you like the video, please do like it. If you really, really like it, please do share it to your friends, group of friends na mahilig sa pag-reinstall ng Windows at the same time, they want to restore their settings, all their settings and personal data. Please do share this video. Thank you so much. If you like our video, please always go to our website, teamtechsquad.com, para sa mga shows namin, tech shows. At saka kung Pinoy Unboxing naman, please go to pinoyunboxing.com. Thank you so much and have a great day.